So what's good mga Lodi? Welcome back again dito sa ating YouTube channel. So ang i-review nga natin ngayon ay ang chapter 215 ng Tokyo Revengers. Nakaka-excite to mga Lodi. So wala na nga ako maraming sasabihin pa kaya simulan na natin agad. Let's go! So, sa nakaraan nga nating video kung saan ay nireview natin ang chapter 214 ng Tokyo Revengers. Sa chapter ngang iyon ay dun nga nireveal ni Draken na miyembro na siya ng Vraman Gang at sinabi niya nga yan mismo kay Takemichi. So, let's proceed to next chapter, ang chapter 215. Pagkatapos ng ibunyag ni Draken na miyembro na siya ng Vraman Gang ay dito na nga nagsimula ang chapter 215 ng Tokyo Revengers kung saan ay naglalaro nga sa isip ni Takemichi na miyembro na pala si Draken ng Vraman Gang habang nandun nga si Takemichi sa bike shop ni Draken at Inupi at nagpapatuyo kung saan ay inasikaso siya ni Inupi at binigyan nga siya neto ng tuyong towel. At naalala nga ni Takemichi na ang panahon pa lang iyon ay isang mabagyong panahon. Pagkatapos ngang sabihin na yun ni Takemichi ay hinanap niya nga kung nasaan ba daw si Draken. At ang sagot naman ni Inupi ay nasa labas nga ito, kausap ang isang miyembro ng Vraman Gang at malamang na siya din mismo ang pinag-uusapan nito. Nag-decide nga si Takemichi ang lumabas. Nang papalabas na nga si Takemichi ay nagbigay nga ng babala si Inupi sa kanya. Sabi nga niya kay Takemichi ay nag-aalala nga daw siya para kay Draken kasi ang Vraman Gang nga daw ay may posibilidad na mas higit pa sa Yakuza Gang na isang delinquent biker gang. Kaya maging maingat daw si Takemichi. At nang lumabas na nga si Takemichi ay nadatnan niyang sakal-sakal sa leeg ni Draken si Akashi gamit ang braso niya. At sinigawan niya nga ito at sinabi niyang hindi ba daw ito nakikinig. At ang pagre-recruit nga daw kay Takemichi at sa iba pang mga dating miyembro ng Toma na hindi nga daw pwede. At kapag ginawa niya pa nga din daw yun ay hindi nga daw siya patatawarin ni Draken. At ipinaalala nga ni Draken ng napagkasunduan nilang dalawa ni Akashi. At pagkatapos niya ngang sabihin niya yun ay pinakawala niya na nga ito. Nang pinakawala na nga ni Draken si Akashi ay nagdemand nga si Takemichi ng explanation sa kanila. At mula sa malayo ay may nakatayong tao na nakapaloob sa kanyang umbrella. At yun nga ay ang leader pala ng Vraman Gang, si Kawagari Senju. At sinagot niya nga ang tanong ni Takemichi. At dun nga mga idol, ito nga ang dahilan kung bakit sumali si Draken sa Vraman Gang na saktong sinabi ni Senju. Sinusubukan nga daw kasi ni Draken maibalik si Mikey. Kasabay ang mitiin ng Vraman Gang na talunin ang gang na pinamumunuan ni Mikey, ang Kanto Manji Gang. At yun nga daw ang dahilan kung bakit nakipag-cooperate si Draken sa Vraman Gang. Si mga idol, may reason kung bakit sumali si Draken sa Vraman Gang. Kagaya nga na sinabi ko nung nakaraan kong video na matalik nga kasing kaibigan ni Draken si Mikey. Kaya gusto niya nga itong iligtas. At sabi nga ni Akashi kay Takemichi ay umahanga nga daw siya sa layunin ng Tokyo Manji Gang. Kung saan ay gumawa ito ng bagong kapanahunan for World of Delinquents. Pero ang Kanto Manji Gang nga daw na pinamumunuan ni Mikey ay malayong malayo at hindi na nga daw kagaya ng Tokyo Manji Gang. At kung magpapatuloy nga daw si Mikey sa tinatahak niyang landas ay nakakasiguro daw siyang magiging masama itong tao sa hinaharap. Kaya ipinahayag nga ni Akashi ang paglitaw ng Vraman Gang. Ang dahilan nga ng paglabas ng Vraman Gang ay para kontrahin ang katulad ng Kanto Manji Gang na naglalaman ng masamang layunin. At nag-comment nga si Kawaragi Senju na humanga nga daw siya kay Takemichi nung pinakita at sinabi ni Takemichi na gusto niya ngang talunin si Mikey. Ang layunin niya nga daw na iyon ay magagamit sa Vraman Gang. At sinabi nga ni Kawaragi Senju kay Takemichi na welcome siyang sumali sa Vraman Gang anytime, anywhere. Nang marinig nga iyon ni Takemichi ay narealize niyang bagamat hindi siya magtagumpay na may rekruta mga dating miyembro ng Toman ay pwede niya ngang maging kasangkapan ng ibang gang na ang layunin ay talunin si Mikey. At ang Vraman Gang nga ang magandang option para talunin at iligtas si Mikey. Kasi ang Vraman Gang nga, pati na ang mga miyembro nito ay gustong talunin ang Kanto Manji Gang sa magandang kadahilanan. Pagkatapos nga nilang marinig ang offer ni Kawaragi Senju kay Takemichi, ay nagalit nga si Draken at sabi nga ni Draken ay kung susubukan pa rin nilang hikayatin si Takemichi na sumali sa Vraman Gang, ay ituturing niya na nga daw na kalaban ang Vraman Gang. At nang marinig nga iyon ni Kawaragi Senju ay tinanong niya si Draken kung gusto niya ba daw makipaglaban. Puta na pa, hindi balibo yun ah. At parang ang huminto ang oras si Takemichi kung saan ay na-remind kay Takemichi
na kung wala nga siyang gagawing desisyon doon ay wala ngang mababago o magbabago sa hinaharap. At pagkatapos niya ngang maisip ang lahat ay nagdesisyon na nga siyang sumali sa Vraman Gang na ikinabigla at ikinagulat naman ni Draken. Bago umalis si Senju at Takashi ay pinaalala nga ni Akashi kay Draken na ang goal nga daw ng Vraman Gang ay talunin ang Kanto Manji Gang na pinamumunuan ni Mikey. At ayaw niya nga dumating sa puntong labanan si Mikey, kaya yun nga din pala ang dahilan kung bakit nire-recruit niya ang mga dating miyembro ng Toman na mga kaibigan ni Mikey. At nang mapansin nga ni Kawaragi Senju na wala na ngang ulan ay tinupi niya na nga ang kanyang umbrella o slash payong at bumuntong hininga si Draken at ipinaliwanag niya nga kay Takemichi ang dahilan at ang common purpose goal ng Vraman Gang. At yun nga din ang dahilan kung bakit nakipag-ugnayan sila sa Vraman Gang. Then pagkatapos nga nun ay nakipag-handshake si Draken kay Takemichi at winelcome niya ito sa pagsali sa Vraman Gang. At pagkatapos nga ng lahat na iyon ay ipinalala nga ulit ni Draken kay Takemichi ang nag-iisang dahilan ng pakikipag-ugnayan nilang dalawa sa Vraman Gang, ang maibalik si Mikey. At nagbitaw nga ng pangako si Takemichi na ililigtas at sasagipin niya si Mikey mula sa tinatahak na itong maling landas, at nag-agree naman dito si Draken. At dito nga din ay inabot ni Kawaragi Senju kay Takemichi ang umbrella niya at sinabi niya nga kay Takemichi na simula ngayon ay gopher niya na si Takemichi. At sabi ni Kawaragi Senju kay Takemichi ay magkita nga daw sila sa Harajuku ng 3 PM tomorrow. At sinabi nga ni Akashi kay Takemichi na maganda siya kasi interesado nga sa kanya si Kawaragi. Kinabukasan nga ay direktang dumating si Takemichi sa Harajuku para kitain nga si Kawaragi Senju. At sa pagdating niya nga doon ay may boses siyang narinig na nag-apologize sa kanya, nangingi na sorry sa paghihintay. At sa paglingon niya nga sa kinaroroonan ng boses na iyon ay may nakita siya isang babae na kung hindi nga ako nagkakamali mga lodi ay si Kawaragi Senju nga iyon. Pero mga lodi, dito nga tayo binitin kasi to be continue na nga. At hindi nga natin na-confirm kung si Kawaragi Senju ba talaga yon. Kasi yung pagbumukha nga din dito ni Takemichi ay nagtataka siya kung sino ba talaga yung kaharap niya. Kung sino yung kaharap niya. Kaya so, abangan na lang po natin yan. Nare-review ko na lang po yan sa 216. Kaya abangan na lang po natin yan. So, shoutout time po muna tayo. So, shoutout po sa'yo, Thomas J. Morosales. Shoutout po sa'yo, John Mark Obias. Shoutout po sa'yo, John Mark Parugaw. Parugaw po, Parungaw. Shoutout po sa'yo. Shoutout sa'yo, Kazutora. Shoutout sa'yo, Miel Philip. Maraming salamat po sa inyo. Basta yung nasa screen, shoutout po sa inyo lahat. Then, yung nakita nga ko yung Andre Zenpai. Kala mo ako na nga, idol ko yun, Lods. Idol ko yun. Si, ano, Web Otako yun, di ba? Web Otako VH yung channel niya. Idol ko yun. Mac Dopey, shoutout sa'yo. Ayan, OG yan, men. Kulap, Thais yan, OG din yan. So, maraming salamat yung mga nasa screen. Maraming salamat po sa panonood. So, gusto ko lang din po sabihin sa inyo na mag-1K subscriber na po tayo. Then, maraming salamat po sa support ang binibigay niyo sa akin. Sobrang thankful po ako. Grabe, nagsisimula lang po ako. Parang feeling ko ganito, gawa lang ako ng gawa. Feeling ko po, kala ko hindi walang mangyayari. Pero yun po, mag-1K subscriber na nga po tayo. Doon palang thankful na po ako, 1K subscriber. Magsalamat na po sa taong, sa 1,000 taong nagtiwala sa akin. Maraming salamat. Marami yun. Nabubulol ako. Ganun naman talaga, diba? Simula pang una, nabubulol na ako. Yo, maraming salamat sa inyong lahat. So, once again, this is Anime Real Quick Page Channel. See you next video. Peace out.